Apat na taong bata sa Cebu City patay matapos madaganan ng steel barrier sa tapat ng fishport. Ang naturang steel fence matagal na umanong inireklamo ng mga residente dahil sa depekto nito. Si Jesse Atienza sa detalye. Makikita sa CCTV footage sa Barangay Suba ang isang batang may suot na pulang t-shirt na nakahawak at nakasandal pa sa steel barrier Lunes ng hapon. Isang bata pang umakyat sa barikada. Maya-maya, biglang natumba ang steel barrier at nadaganan ang bata. Agad siyang tinulungan ng mga nakakita sa lugar. Naisugod pa ang bata sa ospital pero binawian din siya ng buhay kinabukasan. Kinilala ang nasawing bata na si Chris Mark Sandoval, bunso sa tatlong magkakapatid. Labis na nasaktan ang kanyang pamilya sa nangyari. Kahit mga kapitbahay ay nanlumo sa sinapit ni Chris Mark. Ay, gumikan sa mong ka-close, sa iyong pamilya, close. Sakitan dyan, mis na itabo niya. Kaya wag gumi magdahom nga may unana, abaday siya. Ayon sa mga residente, matagal na nilang inireklamo ang steel fence sa lugar. Lalo't depektoso na raw ito. Dahilan para madali itong matumba. Insa de gamit diyon ta sa railing diha. Pag alis sa mga dili makasud ang kuan i-bike diha. Malang gibutangan lang no entry i-bike. Kay ang i-bike man makadag traffic na sa sud. Kay ang pagkanay mo ngumpra isda ilahan ng sudlon ang i-bike ang katong mangumpra isda ato ikarga. Nagbigay na ng tulong pinansyal ang LGU ng Cebu City sa pamilya ng batang nasawi. Sinagot na rin ng LGU ang hospital bills at pagpapalibing sa biktima. Nais ng alkalde na magsagawa ng investigasyon sa nangyari. I am calling for investigation sa ato ang COD, Market Division, o sa CCTO. Kay gusto gyud ako tan-aon kung kaning ilang gibutang nga barikada was really safe in the first place, no? Nga mayo pagkataod kay og dili gali makita gaday nato nga naa joy negligence on the part of the employees aw naa gyoy mga empleyado ani nga makakuha gyud og either disciplinary actions even suspension or... Bagamat aksidente ang nangyari, inaasahan na magiging leksyon ito sa lahat na mas maging maingat at mapagmatyag sa kaligtasan sa mga batang naglalaro sa labas ng kanilang tahanan. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.